Bago ko simulan ang ating kwento, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. I-click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod na kwentong kababalaghan. Ito nga pala si DJ Shane at nagpapasalamat ako sa iyong pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, DJ Shane. Gusto kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan. Ako nga pala si Lorna, at sana ay magustuhan niyo ang kwentong ito. Ang bahay namin ay katabi ng simbahan. Maraming nagsasabi na mas nakakatakot sa simbahan kaysa sa sementeryo. Nandun daw kasi espiritu ng mga namatay na. Hindi naman ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi rin ako matatakutin. Kapitbahay na namin ang simbahan simula bata ako. Kaya nasanay na ako. Lagi namang may ilaw sa altar ng simbahan, maging sa labas nito. Kaya hindi naman nakakatakot. Tandang-tanda ako noon, second year high school ako. Mag-aalas 12 na ng gabi. Nag-aaral pa din ako. May periodical exam kasi kinabukasan. Pinapatugtog ko ng mahina ang kaset. Nakakatulong kasi ito para madali kong ma-memorize sa mga pointers ng exam. Maya-maya pa ay may narinig akong tumatakbo sa labas. Pababa ang daan na yon na konektado sa highway. Habang tumatakbo ay tinawag nito ang pangalan ko. Isang beses lang na agad ko namang sinagot. Naghintay ako ng ilang minuto kung may kakatok sa pinto, pero wala naman. Lumabas ako at sinilip ko ang daan kung saan tumakbo ang tumatawag sa akin. Tahimik na ang paligid. Malalim na ang gabi kaya wala nang katao-tao sa labas. Binagtas ko ang daan pababa. Titignan ko lang, baka nakaliko na. Kilala ko ang boses na tumawag sa akin. Si Beng yun, kaibigan ko. Nasa tabi ng highway ang bahay nila. Baka kako niloloko lang ako. Ngunit pagdating ko sa dulo ng daan, sarado na ang bahay nila ni Beng. Patay na lahat ng ilaw. Kinabahan ako bigla kaya nagmamadali akong umuwi. Tinapos ko na rin ang pagre-review at dali-daling humiga. Nagsitayuan na kasi mga balahibo ko sa batok. Alam ko na ang ibig sabihin pag ganon. May hindi tao sa paligid. Kinabukasan, kasabay ko si Beng sa jeep. Tinanong ko siya kung tinawag niya ba ako kagabi. Pero sabi niya, maaga daw silang natulog. Simula noon ay hindi na ako nagpapagabi sa pagre-review. Isa pang hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahay namin ay nang minsang naghahapunan kami. Maingay kami habang kumakain. Andon kasi ang tiyuhin at mga pinsan ko noon. Nagtatawanan kami habang kumakain nang bigla na lang namatay ang ilaw. Rinig pa namin ang pagpitik ng switch. Ang pinsan kong si Randy ang mahilig magbiro ng ganun sa amin. Kaya siya agad ang pinagbintangan ng lahat. Laking gulat namin nang magsalita si Randy mula sa kusina. Malayo siya sa switch ng ilaw. Nang lapitan ni Tito ang switch ay nakapatay talaga ito. Binuksan na lang ni Tito habang nagsasalita. Kumakain kami. Huwag naman kayong ganyan. Natahimik kaming lahat at tinapos na namin ang pagkain. Alam namin na may ibang nakatira sa bahay na yon maliban sa amin.
pero ayos lang, hindi naman sila nananakit. May mga time nga lang na nawawalan kami ng gamit, na kahit anong hanap ay hindi talaga makita-kita. Kagaya na lang ng suklay ko, kakatapos ko lang maligo nun, nakabihis na ako ng uniform at paalis na papasok sa school. Suklay na lang ang kulang pero wala ito sa sabitan. Kahit anong hanap ay hindi talaga ito makita. Kaya pumasok akong gulo-gulo ang buhok. Kinahapunan ay nandun na ang suklay. Creepy pero sanayan lang. Hindi na lang namin pinapansin. Maraming kapitbahay ang nagsasabing may nakikita silang babae na nakaupo sa may balkonahe. Hindi nila ito kilala kaya magugulat na lang kami pag may kapitbahay kaming pumupunta at nagtatanong kung sino ang aming bisita. Kapag sinabi naming wala namang bisita ay agad itong uuwi at sasabihin may nakita siyang babaeng nakaupo sa balkonahe. May isang beses nga noon, mga alas 6 na ng gabi, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Inutusan akong bumili ng ulam sa tindahan. Nang pauwi na ako ay kitang-kita ko talaga na may tatlong babaeng pumasok sa bahay namin. Kaya pagdating ko ay tinanong ko si nanay kung saan yung mga bisita. Pero wala naman daw ang bisita. Mag-isa lang si nanay doon habang nagluluto. Nasa labas pa kasi mga kapatid ko. Doon ko nakumpirma na totoo nga ang sinasabi ng mga kapitbahay. Naalala ko pa nga nung nagbakasyon ng pinsan ni nanay sa bahay. Unang gabi pa lang niya ay hindi na siya nakatulog ng maayos. Para daw kasing may nakatingin sa kanya. Bigla na nga lang itong sumigaw ng napakalakas sa kalagitnaan ng gabi. May tao daw siyang nakitang nakatayo sa may paanan niya. Kaya nung gabing yun, dun kami natulog sa tabi ng pinsan ni nanay. Makikita mo talaga sa mukha niya ang takot. Kinabukasan ay umalis na agad ang pinsan ni nanay. Isang linggo sana siya sa bahay pero hindi niya kinaya ang kababalaghan dun. May isang pangyayari lang na hinding-hindi ko makakalimutan. Nasa 4th year na ako noon. Fiesta sa lugar ng kapatid ni nanay. Gustuhin ko mang sumama ay hindi pwede. May exam kasi kami kaya bawal ang absent. Lahat ng mga kasama ko sa bahay ay wala. Pagdating ko galing school ay tahimik sa loob ng bahay. Lumabas ako at pinuntahan ang kinakapatid ko. Sumama din pala si Ninang kila nanay, kaya wala din kasama si Lina. Napagkasunduan namin sa bahay na matulog. Makikinig kami ng radyo. May drama kaming inaabangan kaya excited kaming dalawa. Nakahiga na kami habang nagkukwentuhan. Maya-maya ay minarinig kaming umiiyak. Natahimik kaming dalawa. Nakiramdam. Lumalakas ang pag-iyak. Parehas kaming takot na takot. Galing sa simbahan ang iyak na yon. Hindi kami nakakilos nang may kumatok sa pinto. Sigurado kami, kung sino man ang umiiyak na yon ay siya din ang kumakatok sa bahay. Naririnig pa namin ang iyak habang kumakatok. Nagtalukbong na lang kami ni Lina habang magkayakap. Hindi na kami natulog. Nakiramdam lang kami sa paligid. Nakampante na lang kami ng umaga na. Maraming nagsabing baka isa daw yun sa mga espiritu na naiwan sa simbahan. Hindi naman daw kasi sumasama sa sementeryo ang espiritu ng mga namatay na. Nananatili lang ito sa simbahan.
Ako nga pala si Lorna. At sa lahat ng naranasan ko, nagkibit-balikat na lang ako. Alam ko na nandyan lang sila. Ang mahalaga ay hindi sila nananakit. Hanggang dito na lang ang aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat sa ating sender na si Lorna. At kung ikaw naman ay may sariling kwentong kababalaghan ay inaanyayahan kitang ipadala mo ito sa shanetales@gmail.com na nasa screen ngayon. Pwede mo ring isubscribe ang ating channel at abangan ang susunod na kwento. Maraming salamat.